Sa murang edad ay madalas na makikita ang mga bata sa labas ng bahay at nakikipaglaro sa kanilang mga kaibigan. Pero ang isang bata sa Belgium ay binigyan ng kakaibang angking talento at naiiba sa kanila. Imbis na laruan ng kanyang hawak, ay libro ang kanyang kinahiligan. Alamin natin kung sino ang Little Einstein ng Belgium at kung ano ang nagtulak sa kanya para planuhin niya ang isang bagay na mahirap makamtan. At ito ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bago natin umpisahan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Sa bayan ng Ostend sa bansang Belgium ay ipinanganak ang batang si Lawrence Simons, kung saan kasama niya naninirahan ang kanyang mga magulang na sina Lydia at Alexander Simons. Sa murang edad ay hindi akalain ng mag-asawa na imbis na laruan ng hawak ng kanilang anak ay libro ang lagi nasa kamay niya. Sa edad na 2 taon ay maaga nagkaroon ng interes ang batang si Lawrence sa iba't ibang libro. Noong una ay nakikita siya ng kanyang mga magulang na binubuklat ang makukulay na libro na binabasa sa kanya ng kanyang nanay tuwing gabi. Dahil dito ay sinubukan ni Lydia na turuan ng kanyang anak na magbasa. Mula sa maikling salita ay tinuruan siya ng kanyang nanay hanggang sa kaya niya na bigasin ang isang buong pangungusap sa loob lamang ng 1 linggo. Pagtungtong ni Lawrence sa edad na 3 years old ay kaya niya na basahin mag-isa ang kanyang mga libro bago siya matulog. Bagay na ikinamangha ng kanyang mga magulang. At dahil namangha ang mag-asawa sa kakayahan ng kanilang anak, ay sinubukan nilang mas gabayan pa ito sa pag-aaral. Sumunod na itinuro nila rito ang pagbibilang na mabilis naman nakabisado ni Lawrence. At sa edad na 4 taon, ay ipinasok na nila si Lawrence sa pinakamalapit na daycare center upang mas magabayan ang bata sa pag-aaral. Pero matapos lamang 1 buwan, ay kinausap ng guro ang mag-asawa at ininungkahi na enroll si Lauren sa isang elementary school. Dahil masyado daw advanced sa kanyang kaalaman kumpara sa mga batang kasama niya sa daycare center. Labis naman ang pagtataka ng kanyang mga magulang sa mga nangyari. Dahil wala pa silang kamuwang-muwang na may kakaibang talento at kakayahan ang kanilang anak. Magandang balita naman ang bumungad sa mag-asawa noong tanggapin ng isang elementary school si Lauren kahit na hindi pa angkop ang kanyang edad. Nasaksihan ng principal ang potential ni Lauren, kaya't pinayagan niya itong mag-enroll sa kanyang paaralan. Sa edad na 6 taong gulang ay nilagpasan niya ang mga mas nakakatanda niyang kaklase pagdating sa pag-aaral, kung kaya't maaga nakapagtapos si Lauren ng elementary. At ngayon, sisimulan naman niyang pasukin ang mundo ng high school. Dito ay mas lalo na pabilis ang pagpasa ng kaalaman kay Lauren. Ang ibang bata na 6 taong gulang ay may buhat-buhat pang laruan, habang siya naman, ang bit-bit niya ay maraming mga libro. Pero wala itong problema sa kanya dahil nasa pag-aaral ang kanyang tunay na interes. Sa edad lamang na 8 taong gulang ay nakapagtapos si Lauren ng high school. Dahil dito ay naging kilala siya sa kanilang lugar bilang isang prodigy. Isang bata na may nakakamanghang angking talino na ipinamalas niya sa murang edad pa lamang. At dito na rin napagtanto ng kanyang mga magulang na siya ay isang special na bata dahil na rin sa kanyang angking talino. Lalo na nung malaman nila ang kanyang IQ na umabot sa 145, mataas ito kumpara sa ibang mga tao. At katulad na ito sa mga kilalang genius sa larangan ng science, gaya na lamang ni Albert Einstein. Samantala, sa pagitan ng edad na 7 at 8 taong gulang, ay natuklasan ni Lawrence ang kanyang hilig sa paglalaro ng basketball. Gaya ng normal na bata na nakakahanap pa rin ng oras para maglaro kahit papaano. Dahil madalas wala ang kanyang ama, kaya ang kanyang lolo ang sumasama sa kanya tuwing naglalaro siya ng basketball. Dahil sa basketball ay naging malapit sila ng kanyang lolo. Nagtayo din sila ng maliit na court sa kanilang bakuran upang hindi na dumayo pa ang maglolo sa court malapit sa kanilang bahay. Sa kabila nito, sa edad na 8 taong gulang ay nagsimula ng pumasok sa isang university si Lauren. Kinuha niya ang kursong electrical engineering na pag-aaralan niya sa loob lamang ng 10 buwan. Bagamat nagsimula ng pumasok sa university si Lauren, ay madalas pa rin siya nakikipaglaro sa kanyang lolo
sa itinayong half-court ng kanyang ama sa kanilang bakuran. Madalas ding ikwento ni Laurent ang kanyang mga natutunan sa kanyang lolo, na siya namang tahimik na nakikinig sa kwento ng kanyang apo dahil hindi niya maintindihan ang pinagsasabi ng kanyang apo. Noong sumapit ang ikasyam na kaarawan ni Laurent, ay rinagaluhan siya ng kanyang lolo ng bagong bola ng basketball. Labis niyang ikinatuwa ang regalo kung kaya't iningatan niya ito. Pero isang buwan bago matapos ang 10 buwang kurso ni Laurent, ay nagkaroon ng problema sa pagitan ng kanyang paaralan at ng kanyang mga magulang. Gusto ng mga magulang ni Laurent na matapos ang kanyang kurso bago ang kanyang 10 kaarawan upang tanghalin siya bilang isa sa pinakabatang nakapagtapos ng kolehiyo. Pero tumutol ang paaralan dito. Dahil sa dami ng exam na kailangan pang kunin ni Laurent, ay nangamba sila sa estado ng bata na baka mabigla ito sa dami na kaalamang papasok sa kanyang isip na maaaring makaapekto pagtanda niya. Kung kaya't iminungkahay na lamang ng paaralan na patapusin si Laurent sa kalagitnaan ng 2020, kung saan ay 10 taong gulang na siya. Hindi pumayag ang magulang ni Laurent at agad siyang inilipat ng kolehiyo. Ang University of Antwerp sa Belgium ang nagsilbi niyang bagong pangalawang tahanan. Medyo nahirapan sa umpisa si Laurent, lalo na di hamak na mas matanda ang mga taong kanya nakakasalamuha sa loob ng kolehiyo. Sumabay pa rito ang balita na tinamaan ng stroke ang kanyang lolo, na naging dahilan upang hindi na makasama ni Laurent ang matanda tuwing hapon upang maglaro ng basketball. Every month naman dinadalo ng mag-anak ang lolo upang kamustahin ang lagay neto. Dito ay kinukwentuhan pa rin ni Laurent ang kanyang lolo tungkol sa mga panibagong karanasan niya, mula sa mga natutunan niya sa electrical engineering hanggang sa balita na kailangan niya lumipat ng panibagong kolehiyo. Kinuwento din niya na hindi siya nakakapaglaro ng basketball dahil hindi na niya nakakalaro ang kanyang lolo. Tahimik lang na nakikinig ang kanyang lolo sa kanyang mga kwento. Matapos niya magsalita, ay ang kanyang lolo naman ang nagsalita. Sinabi nito na mukhang kailangan niya na masanay na maglaro mag-isa dahil imposible na makapaglaro pang muli ang kanyang lolo dahil sa kalagayan nito. Dahil sa inosente pag-iisip ni Laurent, ay sinabi niya sa kanyang lolo na huwag ito mawawala ng pag-asa dahil gagawa siya ng paraan upang mapahaba niya ang buhay ng kanyang lolo. Ipinangako niya dito na gagawa siya ng isang imbensyon na makakatulong upang makalaro niya muli ang kanyang lolo. Sa university ay kinuha ni Laurent ang kursong quantum physics. Dito ay inaral nila ang konsepto ng science at kung paano ito makakatulong sa kanyang plano. Ang kanyang kurso ay natapos niya sa loob lamang ng 18 months. Dahil sa kanyang angking talino ay mabilis niya nakuha ang konsepto ng kanyang kurso. At sa edad na 11 years old ay nakapagtapos si Laurent sa kolehiyo. Dahil dito ay kinilala siya bilang pinakabatang mag-aaral na nakapagtapos ng kolehiyo sa larangan ng quantum physics. Dahil sa talino ni Laurent ay kinilala siya ng media bilang Little Einstein. Ngayon, alam na ni Laurent ang konsepto ng quantum physics, kaya mas mapapadali niya tuparin ang pangako niya sa kanyang lolo. Balak niyang gumawa ng isang imbensyon na makakatulong hindi lamang sa kanyang lolo, kundi para sa nakakarami. Ang kanyang pangarap ay ang makabuo ng isang machine na makakapigil sa kamatayan ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng artificial organs dito. Dahil dito ay posible makamit ang sinasabing immortality kung mapagtatagumpayan ni Laurent ang kanyang plano. Habang naghahandaan sa pagkuha ng kanyang doctorate degree sa United Kingdom, ay ipinamalas ni Laurent ang kanyang talento matapos siya mag-lecture sa isang university kung saan siya nakapagtapos. Dito ay tinalakay niya isa sa mga konsepto ng quantum physics sa harap ng mga college student sa University of Antwerp. Para kay Laurent, ang pag-aaral ay hindi nasusukat sa bilis nito, kundi sa kaalaman na nakukuha ng estudyante habang sila ay nag-aaral. Ang doctorate degree ni Laurent sa biotechnology ang isa sa magiging susi upang matupad ang kanyang plano para makatulong sa kanyang lolo at sa mga tao. Sa murang edad ay nagpamalas na ng husay at talino ang batang si Laurent, at ngayon ay nakapagtapos na siya ng kolehiyo at naghahanda para sa panibagong chapter ng kanyang buhay. Dito masasaksihan natin kung siya ba ay magtatagumpay sa kanyang mga plano at mithiin. Sa huli, ang tamang paggabay sa pag-aaral ng ating mga anak ang kailangan natin upang makamit nila ang kanilang mga pangarap. Pero hayaan din natin sila magsaya hanggat bata pa, dahil maaaring sa simpleng paglalaro ay makakuha sila ng isang inspirasyon na huhubog sa kanila upang maabot ang kanilang pangarap sa hinaharap.